Masayang nakibahagi ang Adventist Young Professionals sa mission trip na isinagawa ng Cavite Mission. Ang naturang mission trip ay masasabing nagkaroon ng mahalaga at malaking bahagi sa pag-unlad ng mga kabataang professional sa kanilang pakikisangkot sa gawain at paglilingkod ng simbahan. Ang kanilang masayang mission trip experience, balitang may pag-asa ni Rex Dominic Perico. Ginanap sa kauna-unahang pagkakataon ng Cavite Mission Young Professional Mission Trip and Denominational Tour na may temang CMYP Go Forth, na kung saan nagtipon-tipon ang mga kabataan sa pangunguna ng CMYP officers. Ang programang ito ay may layunin na isangkot ang mga kabataang nabibilang sa young professionals sa mga napiling mission project tulad ng medical mission, orphan care ministry at church building project, gayon din na mabisita ang mga institusyon ng Seventh-day Adventists gaya ng Adventist International Institute of Advanced Studies, 1000 Missionary Movement at Southern Asia Pacific Division Headquarters. Ginanap ang unang programa sa isang private resort na kung saan ginawa ang Shabbat Feast na pinagsaluhan ng lahat at nagkaroon din naman ng getting to know upang lubos na magkakilanlan ang mga kabataan. Ang Cavite Mission Young Professionals Mission Trip ay isinagawa upang ang mga young professionals ay makibahagi at maging ilaw din sa iba, sila mismo personally ay maka-experience ng pamimigay, pagkakaroon ng personal encounter sa community sa pamagitan ng paggamit ng kanilang mga talento. Ito pong programang ito ay panimula upang maanyayahan ang kapwa namin mga young professionals na bagaman tayo ay busy, kung saan man tayo naroon, ay maaari din tayong makiisa at makibahagi sa mga ganitong gawain. Upang isagawa ang pagsamba sa araw ng Sabat, nagtungo ang mga YP at Amicus PCM sa SSD Worship Hall at sa pamagitan ng Sabat School at Youth Ministries Director, nagkaroon ng panawagan sa mga kabataan upang makiisa sa pagdadala bawat individual ng isang kaibigan mula sa trabaho o sa paaralan palapit sa ating Panginoon. At noong hapon ay naghanda ang lahat at nakilahok sa gift-giving sa mga bata sa orphanage. Baka sa mukha ng mga batang ito ang tuwa sa kanilang mga natanggap na regalo at sa mga bagong awiting kanilang natutunan. At noong kinagabihan ay nagkaroon ng commissioning program sa 1000 Missionary Gymnasium upang ipanalangin ang mga kabataang dumalo para sa kanilang patuloy na pagpapagamit sa gawain at paglago kay Kristo. Sa araw ng Linggo ay nagtungo ang mga kabataan sa Rosario, Cavite upang makiisa sa isang medical mission na isinagawa na kung saan ay naghandog sa komunidad ng libreng check-up, BP at iba pa. Isa sa pinaka-highlight na bahagi ng programa ang paglibot ng mga kabataan na mala-travel around the world sa Torres Farm na ikabite at tinapos ang mission trip ng closing ceremony at ang mga kabataan ay umuwi nang busog ang kanilang puso sa gawain at sa salita ng Diyos. Ako'y natutuwa sapagkat ang pagsali sa mga ganitong mission trip ay makakagain po tayo ng mga bagong kaibigan at the same time ay mapapalakas po ang ating mga pananampalataya sa mga maririnig po nating mga messages sa mga speakers sa ating mission na ito. And so, sa palagay ko, ito ay isang karangalan at kalooban ng Panginoon na mas lalo po tayong mapatatag ang ating pananampalataya at maging mapalapit sa Kanya. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa ay patuloy na naisasangkot ang ating mga kabataan sa gawain ng ating Panginoon. Mula rito sa Southern Asia Pacific Division Headquarters, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, I am Rex Dominic Perico, nag-uulat para sa NPUC Hope Today News.